Bienvenido a mi YouTube channel. Mi nombre es Kate Minji de la provincia de Marinduque. So, ayun nga guys, welcome back to my channel. So, isa na namang panibagong video. And this video, wala naman tayong ibang gagawin. But, I would like to talk about how I turned my 10K into up to 100K. So, without further ado guys, let's get started! So, ayun nga guys, naisip kong gawin tong video na to kasi nga, di ba before may nag-viral na tricycle driver who turned his 2K into 1,200 pesos a day. And naisip ko i-share how I earn this amount of money monthly by using my 10,000 pesos. So, ayun nga guys, kasi na-inspired akong gawin to kasi it's gonna be 2021. I know you guys had such a hard time during the pandemic and whatnot. And others, yung iba, naisipan nila na gumawa ng iba't ibang mga racket so that they can earn for a living during this pandemic season. So this is my way of giving back. Kasi I know for a fact na I'm very blessed this 2020 kasi hindi ako nawala ng work and at the same time, very supportive yung company na napuntahan ko. So this is just me providing you some information. I hope that you take it with a grain of salt. I know this is not for everyone, but I hope that you get an idea on what to do next so that in the future, you'll make sure na financially stable kayo and you have something. Of course, every one of us has their goals, ganyan, dreams that they would like to do. And I have always been inspired on what Chris Escudero said during his interview with his wife, Heart Evangelista. I believe that's Adulting 101. What he said is, hindi naman 24/7 ang trabaho, after work or outside work, you can still engage on something that you're passionate about. So guys, this is just something that I would like to share kasi ang dami ko na na-experience sa trabaho. I have work as an online English teacher sa mga Chinese, ganyan. Nagbenta na ako ng tinapay online. And also, I did some freelancing jobs before online sa mga Upwork, ganyan. So, before, I used to work sa Akadso, which is an online teaching platform where you can teach students online. So, ayun nga guys. And I would also like to share this quote, give man a fish and you will feed him for a day, but teach a man how to fish and you will feed him for a lifetime. So, ayun guys. So, first, I would like to share to you my journey kung paano nga ba ako nag-start being a bilingual. So, first of all guys, I'm a bilingual. I do speak Spanish. I am a Spanish support sa isang malaking company which is the largest search engine worldwide. So yun yung work ko. I do back office ganyan. And before that, I used to work as a call center agent where I was earning 20,000 to 30,000 a day. And I was not saving that much with that amount kasi nga maraming gastusin, rent, food, pamasahe, ganyan. So, paano nga ba ako nag-start maging bilingual? So, meron akong friend, nag-aral siya sa isang training center and nagka-work siya as a call center agent, Spanish representative, nagta-take in ng calls, ganyan. So, nakachat ko tong friend ko na to na Spanish bilingual and sinabi niya sa akin yung process na ganito mag-aaral ka sa training center for 1 month and after a month, mag-a-apply ka parang regular job, ganyan. So, for those who doesn't have a background in call center agents, so, ayun guys, same thing, interviewin kayo, ganyan. You must be fluent in English sa mga English representatives. At sa mga Spanish naman, you must be able to read and write Spanish and understand Spanish. So, my journey was, nag-alangan ako kasi I was working at that time and I was studying. So, nag-work ako sa Taytay Rizal and then I was studying in PSBA QC sa Katipunan and I was living back then in Pasig. So, naisipan ko na 1 month, so mapupuyat ako ng isang one friend, ang iBugs ko, ganon. So, pero ang naisip ko, hindi ko alam pero siguro natural talaga sa mga Pinoy na very hardworking, very porsigido sa mga gusto nilang mangyari. So, pag may gusto,
mga gustong gawin, gustong ma-achieve, talagang pinaghihirapan, di ba? Wala namang easy money, guys, kung iisipin nyo. So, ang nangyari nun, nag-work ako, nag-aral ako sa PSBA habang nagte-training ako sa Boni. So, nandun yung school, Boni, Mandaluyong. So, kung iisipin mo, nag-work ako from 12 a.m. to 9 a.m. Papasok ako ng school ng 10 a.m. hanggang 5 p.m. At 7 p.m. to 11 p.m. nag-aaral ako ng Spanish. So, kung iisipin mo, nasan yung tulog ko doon, friend? Wala. Pero ang gusto ko doon is, yung off ko naman, guys, is during the weekday. So, parang Tuesday, Wednesday ata yung off ko. So, that's my time para matulog. And during Saturday, Sundays naman, wala akong klase sa Spanish at saka sa school. So, yun, talagang pinag-ano ko siya, pinag... Talagang pinilit ko. In short, talagang pinilit ko kasi gusto ko eh. So, ayun, iniisip ko, 1 month lang naman ako magpupuyang. Pero after 1 month, syempre, doon ko na naisip na worth it naman. So, ayun guys, nag-aral ako siguro mga last week ng August hanggang September, ganyan. Tapos, since malakas nga ang loob ni ate mo, talagang nag-apply ako. So, hindi pa ako ganun ka-fluent sa Spanish, although... Nag-aaral talaga ako, nagsasalita ako, nakikinig ako ng mga music na Spanish, Despacito yung paborito ko. So ayun, talagang araw-araw, talagang pinursigi ko talaga kasi yun yung gusto ko mangyari. Gusto ko mag-earn ng 50,000 a month, ganyan. So, anong nangyari nun? After a week, nag-apply ako. So yung first na in-applyan ko, guys, hindi ako nakapasa syempre kasi parang QA, quality analyst. Sila yung magmamonitor ng calls, ganyan. So, syempre, first time ko mag-Spanish, tapos mag-a-apply ako Spanish quality analyst. Pero, ang maganda doon, it's an experience kung paano mag-interview. Kasi may nativo, may need to say merong mga taga-Spain, ganyan, na mag-i-interview sa'yo. Eh, syempre, ako, si ate mo, kagagraduate ko lang ng training center for 1 month, tapos sasabak na ako sa interview, tapos yun. Pero ginawa ko yun for experience, guys, kasi gusto ko maranasan kung paano ba ini-interview. So, syempre, hindi ako nakapasa. And the worst thing about that is, sinabihan ako ng interviewer na hindi raw ako marunong mag-ABC in Spanish. Pero na-work out ko na yun, guys, don't worry. So, yun nga. Sinabihan ako ng interviewer na hindi raw ako magaling mag-ABC ng Spanish. Nasaktan ako, syempre, pero after kasi noon, meron pa akong interview. Pero, that time, medyo na-demotivate ako kasi nga, iniisip ko na malakas lang yung loob ko, pero hindi pa ako ganun ka-fluent. Pero, parang at the back of my mind, parang iniisip ko na dapat hindi ako papadaig or hindi ako magpapademotivate sa isang tao na nagsabi sa akin na hindi ako marunong mag-ABC sa Spanish. So, ang ginawa ko, tumuloy pa rin kami dun sa isang interview and guys, nakapasa si ate mo. Although, kinakabahan ako kasi ang hirap kasi magsalita ng other language na hindi naman na-practice. Unlike English na tinuturo sa klase, ganyan. Pero I believe nung college, meron kami Spanish, pero parang Spanish. Pero parang basic Spanish lang ata yun, ganun. So, ayun nga guys. So, nakapasa si ate mo. So, nag-work ako sa company na yun, guys, for 1 year where I was earning double the amount that I was earning before. So, from 24 to 30,000, my salary became 50,000 a month. So, isipin mo yun, doble yung amount na sinasweldo ko after ko mag-aral ng Spanish, na gumastos lang ako ng 10,000 pesos at nagpuyat ako ng isang buwan. So, pag may gusto talaga kayo, paghirapan nyo, yung paghihirap nyo, may kapupuntahan naman yan pag pinursige mo talaga or talagang gustong-gusto mo. So, ayun guys, yung 50,000 as a Spanish representative, yun yung pinakang basic amount na makukuha nyo. I mean, sa mga, kumbaga yun yung amount for beginners yun. Kasi let's say for example, call center agent kayo, ganyan. Shout out sa mga call center agents dyan. At saka shout out kay Ice na frenny ko na talagang nagpursige sa amin na mag-aral ng Spanish. So ayun nga guys. So yung 50,000, mga 40 to 50,000, yan yung amount ng beginner sa Spanish, whereas yung let's say sa English call, English representative sa mga call center agents na English, ang basic nila I believe is around 15 ganyan, 18 to 20 ganon, whereas sa Spanish 40 to 50,000 a month. So ayun guys, nag-work ako sa company na yun for 1 year and then after that nag-resign ako so that I can of course look for a greener pasture ganyan. Alam ng mga call center agent yung mga greener pasture na yan. So,
Nag-apply ako, guys. And I was not that lucky since marami akong inapalayan, name it, mga company na may naghahanap ng bilingual, ganyan. Talagang ang dami kong inapplyan. Hindi siya katulad nung nag-i-English pa ako, guys, na kad-apply ko, nakahire ako, hindi ganon. So, ibang experience siya for me. Whereas, talagang tinatagan ko yung loob ko kasi wala akong magagawa. Kasi this is a new environment para sa akin kasi ibang language, ganyan. So, natenga ako, guys, ng mga isang buwan para mag-apply sa iba't ibang companies. And, syempre, hindi masyado pinalat si ate mo, ganyan. Talagang may company na ang hinahanap talaga is very fluent sa Spanish. Yung iba, naghahanap ng mga trilingual, marunong ka sa Spanish, at marunong ka magsalita ng iba pang language, such as Portuguese, French, ganyan. So, since hindi naman trilingual si ate mo, at Spanish lang yung language ko, ayun, edi hanap pa rin si ate mo ng kumpanya, ganyan. So, I stumbled upon a very good company na talagang bumongga ang offer kay ate mo. So, ayun. So, naisip ko pa nga bago ako mag-apply dun sa company yun, mag-give up na sa pag-a-apply, bumalik sa English, ganyan. Pero, talagang malakas ang loob eh. Eh, ayoko nang bumalik dun sa 20 to 30,000 a month. Kasi nga, na-experience ko na kung paano mag-earn ng 50,000 na nagkakaroon talaga ako ng savings sa bangko, ganyan. So, hindi naman masamang mag-earn ng 20 to 30,000, pero I want to give myself and my family a better future, ganyan. Lahat naman tayo gusto ganun, 'di ba? So, anong nangyari kasi? So, after 1 month na pag-a-apply, hindi ako tumitigil, guys, ha. At least every other day, pumupunta ako sa mga company, nagpapasa ako ng resume online, nag-aaral ako habang nag-a-apply, ganyan. Tapos meron pa ako mga cheat sheet, mga basic interview questions, at saka yung mga isasagot ko, ganun. Tapos nag-aaral ako tuwing gabi, gigising ako ng madaling araw bago mag-apply para mag-prepare, nagsasalita ako mag-isa, ganun, nagpa-practice ako kung ano itatanong sa akin, tapos mga 7 o'clock, 8 o'clock, babiyahin ako para mag-apply, ganyan. Tapos, ayun nga, na-hire ako sa isang company na to na libre ang pagkain. 5 times na libre sa pagkain, meron kang breakfast, meron kang morning snack, lunch, afternoon snack, tapos meron ka pang dinner, so diba, bongga, ang puhunan mo lang talaga is yung pamasahe papunta sa office na yon. So, as of right now, after the pandemic, they decided or our company decided to do, of course, to switch to work from home kasi nga mas priority nila ang mga empleyado nila, which is a good opportunity for me kasi mas marami ako nagagawa sa bahay. Ganito, nagbablog, ganyan. I turned my free time into something good, which is I try to look for something that I'm passionate about. I try to look for other rackets or side hustle. Siyempre, magkakaroon ka ng savings sa bangko, makakapag-invest ka sa mga properties, ganyan, makakabili ka ng somehow mga gusto mo. And of course, this is something that will let you earn more than what you're earning before. Kasi, yun naman yung magiging tool para makuha mo talaga yung gusto mo. Let's say, for example, you wanted to invest in a property, gusto mo magkabahay, ganyan. Of course, that will help you somehow in getting your dreams, ganyan, magkaroon ng bahay, magkaroon ng lupa, magkaroon ng sasakyan. And a lot of my friends are asking me kung saan nga ba ako nag-aral ng Spanish. It's Hola Amigos, guys. You can search them on Facebook. Yung branch kasi na pinag-aralan ko is sa Boni Mandaluyong, pero alam ko marami na silang branch. Meron sila sa Makati, sa QAV, I believe. So, I can just simply flash their page on the screen. Tapos, pwede nyo na lang silang i-search. Anyways, guys, updated na yung amount. Kasi before, nung nag-aaral ako, it's only 10,000. But right now, it's already 20,000, I believe. Hindi ko sure kung may promo pa sila. Pero, from 1 month, ginawa nilang 2 months yung pag-aral ng Spanish just to make sure that students is able to, of course, understand, read, and write Spanish. So, this is just me sharing my journey, guys. I know a lot of you is not a fan of being a call center agent, pero may classmate ako before sa Hola Amigos. Nag-aaral siya ng language na Spanish kasi nasa accounting department siya ganun, tapos merong Spanish na kailangan. So, nag-aaral siya ng Spanish so that he can or she can earn more sa pagiging Spanish na
kasama sa accounting firm, parang ganon, somehow related to Spanish, or may mga clients sila na who speak Spanish, ganyan. This is just me giving out some information na makakatulong sa inyo. And also guys, there's a lot of language na pwede nyong aralin na malalaki ang sweldo, yan, Korean, merong Japanese, French, na hindi naman call center agent pero sa iba't ibang department, kasi ang Philippines naman merong iba't ibang company na merong mga foreign investors na nagre-require ng iba't ibang language or ibang language para sa company nila. So, you might wanna consider guys learning a new language. This might give you a new opportunity for 2021, since I know 2020 gave you a lot of hard times or trying times, pero 2021, I know for sure mga Pilipino dyan, babawi tayo sa 2021. So, that's it for today guys. If you have any questions regarding being a bilingual or related to being a bilingual, don't hesitate to comment down below. And if you have new suggestion for my next video, ayun, mag-comment lang kayo sa baba. And also guys, I appreciate you watching my video. I hope may natutunan kayo, and I hope that this will somehow serve as an inspiration para makabawi tayo ng bongga sa 2021. So if you love this video guys, don't forget to click the like button down below. And if you're new to my channel, don't forget to click the subscribe button down below and click the notification bell so that you'll be updated whenever I upload new videos. That's it for today guys. Gracias por ver mi video. Adios!